Kung tatanungin niyo ako kung alin dito sa tatlo yung pinaka-pinaka nagustuhan ko, ang sasabihin ko talaga is ito talagang there is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Maymay. For today, mga kabeshies, papakita ko sa inyo yung iba't ibang klase ng abonee or abonee na salt scrub. Actually, nagulat nga ako kasi yung alam ko lang is yung pink na milk salt scrub. Akala ko yun lang yun. Pero kung nakanood na kayo ng mga previous vlogs ko, meron akong kanya-kanyang review ng mga product na to at pwede nyo na lang panoorin. Ilalagay ko na lang sa description box. Papakita ko na guys kung curious kayo kung ano kaya yung pinakaswak sa inyo. So, unang-una, ito yung pinakasikat ng abonee. Ito yung Spa Milk Salt Scrub Moisturizing Whitening Smooth and Baby Skin. Actually, isa to sa most viewed na sa mga vlogs ko. And marami talaga yung nagtatanong nito. Maganda rin talaga ito guys. Especially if gusto niyo ma-exfoliate yung skin ninyo. Ang lambot-lambot nito sa balat. As in, super talaga. And ito guys, mayroon siyang R-Butin which is good sa pag-exfoliate ng ating mga balat. Ganda to guys. Kung napanood nyo na sa mga vlogs ko, lagi ko itong na-feature. And ginagamitan ko siya ng baby oil kasi medyo mas magiging soft siya sa skin. And also, kasi pagka masyadong harsh din to minsan sa skin, lalo na kung meron kayong mga sugat, tapos nadiinan ninyo, magiging masakit siya or pwede siyang masyadong maging harsh nga sa skin natin. So, I suggest na kung meron kayong mga pimples, so nyo na lang gamitin to sa mukha. Ako talaga, bihirang-bihira ko lang siyang gamitin sa face ko kasi sobrang sensitive ng face ko. Ginagamit ko to sa aking katawan with baby oil para maiwasan na mas maging harsh siya. Kasi nga, yung como salt siya, di ba yung mga salt, medyo yung texture niya is rough talaga. So, kapag nadiinan mo siya, para siyang iodized salt na medyo mas pino doon. And then, pero to be honest, nagkukos pa rin siya ng medyo masakit siya pag napadiin. Especially nga kung may rashes kayo and mga sugat. And guys, ipapakita ko sa inyo, ito yung another salt scrub na ito naman galing to sa Abonee na talaga. And ilalagay ko yung Abonee Philippines na link sa aking description box kung interesado kayong bumili. And then this one is Abonee Beauty Cheesy Healthy Glow 1000 Milk Body Scrub. Actually guys, nagulat ako nung nakita ko to kasi akala ko nga yung pink lang yung meron. And then pag open ko sa kanya, nagulat ako kasi yung ano siya, parang tignan ninyo, creamy siya. Parang medyo may liquid na siya mismo sa kanya. Ganda siya sa skin. Parang ang tamis-tamis mo. Parang pag dumikit ka sa langgam, ano, makakagat ka. Charot lang. Hindi kasi medyo matamis yung amoy niya. Medyo creamy siya. Maganda siya sa skin. Guys, isasuggest ko to kung meron kayong dry skin. Kasi mas okay siya sa may mga dry skin. Or kung yung skin niyo is madaling mag-react, maganda tong product na to. Kasi para sa akin, less sensitive siya, less irritating siya kumpara doon sa Milk Salt Scrub na color pink. And then, ito na. May ipapakita ko sa inyo na pinaka nagustuhan ko talaga, honestly, dito sa mga salt scrub na to. Nagulat talaga ako sa effect nito kasi hindi na ako, akala ko yung pinakamaganda na yung pink eh. Kasi yun na yung pinakasikat, diba? Ito yung Abonee Moisturizing Silky Salt Scrub. And ito, nakalagay dito, tomato and milk. And meron din siyang whitening R-butin. So again guys, yung whitening R-butin, maganda siya kasi nakaka-exfoliate ng skin. And then yung milk, syempre, di ba maganda rin dahil nakaka-moisturize yan, nakaka-hydrate din ng ating skin. At nagiging soft and smooth yung ating skin. And ang nagulat ako dito is yung tomato. Honestly, ginagamit ko yung tomato noon, kapag naiisipan ko lang, alam niyo naman sa Pilipinas dati, eh, parang uso yung mga DIY herbal-herbal na yan. So, naitry ko na yun, eh, alam ko na may magandang effect siya. But again, guys, disclaimer, iba-iba tayo ng skin. And so, guys, kung yung skin niyo is more on nasa acidic side, kasi medyo, di ba yung tomato is, pwede siyang magkaroon ng side effect. Kapag kayong mismong tomato, ha, pwede siyang magkaroon ng mga irritating side effects, like baka pwede mamula, magkaroon ng rashes. So, kapag gagamit kayo nito, ay highly suggest na mag-patch test kayo. Dito sa tatlong product na to, alin man dyan yung maisipan yung itry, mag-patch test po kayo para masigurado ninyo kung ano yung mas hihiyang sa inyo. Alam ninyo, ang nagustuhan ko dito sa tomato and milk salt scrub na to, sobrang pinong-pino talaga yung salt niya. Mas pino siya kumpara doon sa dalawa. So, kapag kanilagay nyo siya, ang pino niya, suwabe lang yung dating, ang lambot-lambot-lambot sa skin.
parang talagang nakaka-refresh yung pakiramdam. Kung tatanungin niyo ako kung alin dito sa tatlo yung pinaka-pinaka nagustuhan ko, ang sasabihin ko talaga is ito talagang tomato and milk na salt scrub. Ang ganda niya sa skin ko talaga, sobra. And yung skin ko kasi is dry. So, ang tendency nga, kapag ka masyadong harsh yung product na ginagamit ko, is nagda-dry siya. Katulad nga nitong Abonina Spa Milk Salt Scrub na to, itong color pink. Diba nga, kaya ako gumagamit ng BB oil dahil nga masyado siyang harsh para sa akin. Pero with this one, promise, kahit hindi ako gumamit ng BB oil, okay lang siya kasi ang lambot-lambot niya sa skin ko and hindi ako nagkakaroon ng irritation. And honestly guys, kapag ito kasi nagamit ko na to before and na-try ko syempre nung bata-bata pa ako, nung bagets-bagets pa ako, na napaka-active ko pa sa pag-try ng mga to, pwede siyang mag-cause ng irritation or yung parang medyo magkakaroon ng pula-pula or pangangati kapag na-over-exfoliate nyo yung skin. So I highly suggest twice or thrice a week lang. Kung sensitive yung skin niyo, once or twice a week lang. But then again guys, I do really love this. Lahat naman sila magaganda. Ito, gusto ko naman siya. Okay naman siya, pero hindi ko lang siguro gusto yung medyo masyado siyang creamy para sa akin. Parang medyo, hindi naman siya malagkit, pero parang may something lang na naiiwan sa balat. Hindi ko alam kung paano ko i-describe, unless siguro i-try nyo siya. Pero maganda naman siya para ka nang nag-lotion right after using this product. Pero siguro yung more on nga, yung parang creamy yung feeling, medyo amoy pagkain ka, hindi ko trip yung ganong amoy, amoy pagkain. This one, napakabango, pero para sa akin, ang pinakamabango talaga itong Abonis Pa Milk Salt Scrub na to. So, kung kayo mas gusto ninyo yung mas mabango, mas gusto ninyo na mas amoy milk, ito talaga yon. Ito yung isasuggest ko sa inyo. And para sa akin naman, kung gusto naman ninyo na mas hydrated yung skin ninyo, may whitening effect to, pero parang sobrang tagal bago gumana. Hindi ko masabi kung gaano katagal, pero wala ako masyado napansin na whitening effect. Pero may napansin ako sa mas smooth na yung skin ko, mas supple na siya, and then parang nag-glow yung skin ko dito. Pero ang pinaka nakaka-glow talaga is itong pink na to, itong salt scrub. Ito pa rin talaga. But again guys, if you have sensitive skin, I highly suggest na dito na lang kayo sa dalawang to mamili. And so yun guys, sobrang ganda ng product na to, sobrang love ko talaga yung Abonina. And alam niyo, may papakita pa ako. Sinend lang din to ng Abonina sa akin. Alam niyo, ang tagal ko bago ginamit to kasi baka hindi ko siya magustuhan. Ito naman yung Abonina Snail Yogurt Whip Shower Cream. Guys, promise mga beshies, sobrang bango. Parang yung feeling mo talaga, sobrang refreshing niya sa skin. I do really love this product. Sobrang bango talaga niya. And masasuggest ko siya kahit meron kayong sensitive skin. Hindi siya yung tipo ng Kojic soap na as in within 2 weeks puputi ka. Pero more on, I think ang napansin ko dito, mas more on moisturizing siya at mas refreshing yung effect niya. So kung whitening lang yung habol ninyo, naku, parang hindi ito yung para sa inyo. Pero this one, yung Snail Yogurt Whip Shower Cream na kalagay dito, mabilis na mabilis lang. Contains amino acids and growth factor which generate collagen production. Nano white glutathione prevents melanin formation, but I think bago to nagkaroon ng glowing effect sa akin, parang halos 2 months din. So, kung kayo ay nagmamadaling magpaputi, hindi ko to masasadya sa inyo. So, yung mga products from Abonina, and ayun, sobrang love ko tong mga to. But again guys, kung tatanungin ninyo ako, which is my favorite, actually ito pa lang yung nagagamit ko na shower cream. Meron ding soap, kaya lang hindi ko na naisama sa vlog na to. Pero ito, sobrang ganda niya, sobrang masasuggest ko to sa inyo. And then the next one is yung Abonina Moisturizing Silky Salt Scrub Tomato and Milk. Ito yung favorite ko. Pero kung mas gusto ninyo yung mas mabilis makaputi, I think itong Spa Milk Salt Scrub is mas effective siya. So yun lang mga beshies. Again, thank you so much for watching my vlog. And actually, nagbabawi ako. Ang dami ko na itong mga products na ito. Nagamit ko na talaga siya. Pero halos 1 year akong hindi nakakapag-vlog na maayos. So, naghahabol talaga ako ng mga pag-upload ngayon. Baby, we will go na. If you have any questions, please don't hesitate to comment down below. Oh no, who's that baby? Nag-cry siya. Kasi nadapa siya kakaran niya. She got ouchy kasi kulit. Are you kulit? So yun mga beshies, again, if you have any questions, comments, please don't hesitate to comment down below lahat ng mga questions ninyo. Itatry kong sagutin at gagawa ulit ako ng mga vlogs para dun sa mga questions and answers kasi nakaka-receive pa rin ako ng mga questions. But
So, yun lang mga beshes. Again, thank you so much for watching my vlog. Bye! Say please like and subscribe. Please like and subscribe. Bye! Bye! Ang likot na. Bye! Bye!